kaukayong-kayong unahin at ipaglaban yung mga karapatan ng bawat scholar ng bayan at mamamayang Pilipino. Kayang-kayang harapin kahit na yung pinaka-repressive na admin, yung pinaka-repressive na policy, upang maisa boses lang yung boses ng kanyang mga pinaglilingkuran. For me, leadership is being able, empower, and influence other people to bring about relevant change. Siyempre, hindi po tayo mapayag dito. Kahit naman po yung karamihan yung bumoto po dito sa pagpaprivatize ng isang bagay, hindi po ito nakakahulugan na ito po yung tama. Tayo po bilang mga leader estudyante ay meron po tayong tungkulin na paliwanagan itong mga scholar ng bayan na ito at sabihin sa kanila kung ano ba talagang epekto ng mga ganitong pulisiya sa ating universidad. Siguro marahil nanalo sila sa nanalo yung botohan ngayon sa pag-yes sa privatization. Pero hindi pa natapos yung laban, hindi pa natapos yung pagpapaliwanag natin sa bawat eskolar ng bayan sa maaaring mangyari sa mga ganitong polisiya. I will be in the University Student Council, not for myself, not for my political party, but for the students. So, I will do my job to stand by the decision of the students since they are the one or they are the people who gave me my mandate. Dahil kayang-kayo kong ibigay lahat upang maisa boses at maipaglaban lang ang karapatan ng bawat scholar ng bayan at mamamayang Pilipino. Kung hindi po kayo niniwala, there we. If you want to feel that you are part of the University Student Council, please.